Yes. Ang kapayapaan ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakiisa ng Diyos Espiritu Santo ay sumaiin niyong lahat. Mga kapatid, sa kabanal-banalang gabing ito na pinangyayarihan ng pagtawid ng ating Panginoon Jesucristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay ng sambayanan niya ay nagaanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang ang pagtitipon sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang sa pagganap natin, sa alaala natin sa Pasko ng Panginoon, nagtagumpay sa pakikinig ng salita at paghahain ng kanyang buhay, maasahan nating tayo'y makakapakinabang sa kanyang pananaig, sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng Amang may kapal. Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ng iyong anak kami dinudulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan, ang bagong ningas na ito ng iyong gawing banal, at ikapagkaloob mong kami pagningasin ito ng aming pagdiriwang upang makasapit kaming may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tunod niya siya. Si Kristo ang nagmamahal noon sa bayang hinirang, ngayon pa rin siya'y patnubay sa Yesu Kristo na nabubuhay sa ating kaliwanagan. Si Kristo ang nagmamahal simula pa noong araw. Wakas niya tiyak ay kantungan si Yesu Kristo na bubuhay si ating kaliwanagan. Si Kristo ang pinagmulan, alpay, sagisag niyang tunay si ating pinanggalingan si Yesu Kristo na buhay si ating kaliwanagan. Si Kristo
Si Kristo ang siyang hantungan, umigay kanyang kalarawan sa ating patunguhan. Si Jesu Kristo na bubuhay sa ating kaliwanagan. Si Kristo ay nabibilang lahat ng panaway araw, bawat yugto ng pag-iral sa Jesu Kristo na bubuhay, siya ay ating kaliwanagan. Kay Kristo nabibilang taong daang-daan, si Hari siya ay kasaysayan, sa Jesu Kristo na bubuhay siya ay ating kaliwanagan. Kay Kristo ang karangalan lahat ng kapangyarihan, Panginoon ay dinarangal sa Jesu Kristo na bubuhay sa ating kaliwanagan. Kay Kristo ang kapurihan ng buong sangkatawan, ngayon ay magpakailanman sa Jesu Kristo ay nabubuhay sa ating kaliwanagan. Sa sugat ng lubhang banal, si Jesus na sa tagiliran, dugot tubig ay lumitaw, si Jesu Kristo na buhay sa ating kaliwanagan. May sugat sa paanang kanan, si Jesu Kristo na bayubay sa krus kinamatayan, si Jesu Kristo na bubuhay sa ating kaliwanagan. Sa kaliwang paa naman, si Jesus din ay nasugatan, pako'y naglagos. Natunay si Jesu Kristo na bubuhay sa ating kaliwanagan. Sa kanang niyang kamay, si Jesus di pinakuan, kaya't may sugat na taglay si Jesu Kristo na bubuhay sa ating kaliwanagan. Sa kanyang kaliwang kamay, si Jesus ay pinakuan noong buhay niya'y ialay. Si Jesu Kristo na bubuhay sa ating kaliwanagan. Mabawi namang tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso nating isipan sa Jesu Kristo na bubuhay sa ating kaliwanagan. Tayo po ay pumunta muna doon. Mamaya po tayo magsisindi ng kandila. Mamaya ko tayo magsisindi ng kanila. Tayo po muna yung magposisyon papunta ko sa simbahan. Saan ka pa, Paiso? Saan ba? Last na ba ako? Ay, may marawa ka ako. Meron ka na yun. Sige.
sandilim, paano ko siya ipopose? Bibinyagan po yung mga bida na dito. Hey friend. Thank
kaya hindi pa naman. Thank you.
maaari na po natin patayin ng sindita ng ating mga kanina. Panginoon, ngayon mga kapatid, ngayon sinisimulan natin ang magdabagang pagdiriwang ng maling pagkabuhay, manginig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Medyo mahaba po ang ating mga pagbasa, pero pakinggan po natin. Isaloob natin kung paano niya ang hinanap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, ang pagliligtas siya sa mahinirang na tao. Noon na sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak, ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubo sa kanan. Magsupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang simulang ikain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mainap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Dumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magkakarami kayo at punitin na ninyong mga supli ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiidap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang lumpian ay ibibigay ko naman sa maiidap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
kayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagkatangkilik kami iyong pinadakila. Ipagkalaw mo ang aming matatag na kalooban ay manaig sa kasalanang nagbibigay balakin sa aming pagiging marapat na sa iyong ligaya isumapit. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinugot ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggapon. Nang sasakyan na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagdait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay pinakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, ako, Panginoon, ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa ng anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulubigin nila ang mga lungsod na kanilang mga kaaway sa pamamigitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa iba-ibig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo ay sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirang. Sa pagbibinyag, ginawa mong matupad ang iyong pangako mo si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkalaw mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon. Sa iyong panawagan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalaharan ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan mo kayo sa kanila. Ngunit doon sila nilipunin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karuan. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpapatihuli sa kanila, gayon din ang haliging ulan. Ang ulan ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng aliway pader na tubig. Hinabol siya ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karuwahe, at kabayuhan ng paraon. Nang magbubukang iwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Narumok ang gulog ng mga karuwahe at hindi na sila makatugis ng matuloy. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang karuwahe." Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagbubuhang ni Wayway na lumbalik sa dati ang dagat, ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas. Ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manahuli ang dagat, natabunan ang mga karuwahe at kabayo ng paraon, pati ang kanyang mga kawal, at walang natira at isa man. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo na nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang pinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ay ating ngayong awitan sa kanyang kinantang dakilang tagumpay ang mga kabayong kawal ng kaaway sa pusod ng dagat
lahat na tabunan. Ang salita ng Diyos sa lahat sa Diyos. Ipagkaloob mo ang lahat ng mga bansa ay makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap na mga may pananampalataya ng Israel ang unang nagpamalas sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang iyong naging kasintahan ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Inuligtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa. Bat-bat ng kalungkutan. Ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon kita'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang tatakutin. Sa tindi ng galit, nibisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong padarama sa iyo, ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundo nito'y gunawin sa tubig. Gayun din